Tuturuan ko po kayong mag-plating para sa sapsoy. Para kapag may handaan, pwede nyo gawin yung ganito para hindi lang siya plain na sapsoy na tingnan, okay? Kung may malaki kayong isda, mas malaki dyan, malaki ang ulo, malaki ang buntot, hatiin. Makikita nyo mamaya kung paano ginawa, so ipakita ko sa inyo. Tapos may malaki kayong lalagyan. Ayun, so samahan po ninyo ako para malaman po ninyo kung paano po siya ginawa. Okay. Ayan, kung makikita po nyo, di ba, para isa sang malaking isda. Maya-maya dapat talaga ang ginagamit yan. Kasi kung may maya-maya, may mga malalaki yun ang gagamitin nyo. Tilapia kasi ang ginamit ko kasi wala kami mabiling maya-maya. At kung may malaki kayong lalagyan, yan, maganda yan kapag tip ko sa inyo kapag may manghandaan, ganun ang gawin nyo. At saka itong isa, yung tilapia, nilagyan ko ng mga something-something yan sa loob bago pinirito. So makita nyo mamaya ako ano ang aking nilagyan. So presentation, panalo. At saka itong sausawan niya ay ano, toyo, kalamansi at saka sili. So yan ang natira, kasi nga maliit yung lalagyan ko. Pero kung sa mga handaan ninyo, malaki ang lalagyan nyo at malaki yung isda ninyo, gawin ninyo yun. Ayan, presentation pa lang po, busog na ho kayo. Diba? Maganda. So, yan ang mga tip ko sa inyo. Okay? So, ito po yung mga ingredients po ng ating sapsoy. Kunti lang po siya, kung makikita ninyo, hindi kagaya nung dati kung unang ginawa na marami po siyang mga lahok. May mga iba pa. Tapos, ito ang ating halo natin ay ang atay ng manok. At saka magluluto rin po tayo ng isda. Yan po ang ating isda. Mamaya makikita ho ninyo kung paano ko yan ginawa. Paano natin yan gagawin. Mayroon pa palang sibuyas yan na kukunin ko dun sa garden ko. Kukuha ako mamaya. Ihalo ko yan. So ito na po. Hinanda ko na yung ating malulutuin. Yung sibuyas, hinati ko na yun sa apat. Ganon din yung sili. Okay. Ayan yung atay. Pinakuloan ko na yan kagaya ng dati kong mga ginagawa sa mga pagmagluto ako ng karne. So, ito na yon, pati yung broccoli, ayan. Ito po, iyan ay ang tangkay ng broccoli. Yung paa niya, binalatan ko po. Tapos, kasi malambot naman ang loob, ginamit ko. Sayang, kasi ang mahal pa naman ng broccoli at nang magamit din naman siya. So, iyan po, ito pong ating repolyo. Kunti lang din po naman. At yan ang ating itlog ng pugo, ang chicharo at saka ang baguio beans. Siyempre alam nyo na rin naman, banggitin ko lang. Ito yung ating pampalapot cornstarch. So ito yung isda. Ito yung ingredients ng isda. Ilagay ko yan dyan sa palaman ko yan mamaya dyan sa isda. Yan dyan, ipalaman ko yan dyan mamaya. Yan yung sibuyas na yan, kinuha ko sa aking garden sa rooftop. Okay. So lagyan ng asin yan bago ipalaman dyan. Kamatis lang yan at sibuyas, saka luya, saka dahon ng sibuyas din ang kinuha ko sa aking garden. Etong tilapia akong nakita nyo, nahati na, pinutol ko na sa gitna. Ayan yun, oh, yung kaputol niya. Ayan. Tapos, tinanggal ko na rin yan ng, ano yan, kasi, ano, iprito na rin yan mamaya. So, samahan po ninyo ako, at tayo ay magluluto na. Yehe, lutuan na ito. Magsimula po tayo sa isda muna. So yun na po yung maliliit na yan. Yun ay kinuha ko yan doon sa gitna ng tilapia kanina na yung hiniwa-hiwa kanina doon. I-plating natin mamaya yan doon sa sapsoy. So antayin natin na maluto yan. Yan, dyan ko siya kinuha. Dyan sa yan, sa ano na yan. Sa tilapia na yan. Antayin natin siyang maluto. Habang nag-aantay tayo, gigisa na po tayo ng sapsoy. Ayan po, nagisa ko na sa bawang yan yung atay. Tapos nilagyan ko na rin po yan kanina ng kunting asin. Lagyan natin yan mamaya ng tubig para magkulo-kulo ng konti. Ito naman yung isda na naprito natin. Piniprito na ho natin. Naprito na po yung isang kaputol kanina. So, ayan ho. Okay? Lagyan po natin siya ng tubig at pakuluan. Pakuluan po muna natin yan para yung lasa ng atay ay maghalo sa sabaw. Ayun na po, hinalo-halo ko na po yung mga gulay dyan. So, bago po pala dyan maluto, lagyan na po natin yan ng ano, cornstarch mamaya. Para yung gulay ay mag-still fresh pa siya tingnan. Hindi siya malamog pa, hindi siya ma-overcook tingnan. Yan minsan kasi nag-prevent siya na ma-overcook dyan kapag nalagyan na siya ng
Yan, cornstarch. So, yan na po, kunting halo-halo. Hanggang sa maluto, kunting apoy lang.